Pangulong Duterte, umatras sa pakikipagdebate kay Retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa isyu ng West Philippine Sea. Narito ang buong kwento. Matapos amunin si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa debate ukol sa West Philippine Sea, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang umatras at itinilagang kapalit si Presidential Spokesperson Harry Roque. Matatanda ang matapang na hinamon ni Duterte si Carpio noong Miyerkules para sa debate. Giit niya, itong si Carpio naman sulat ng mga desisyon para sa kanyang utak lang. Isa ring ugok ito, Supreme Court Justice, pareho man tayong abogado, gusto mo magdebate tayo. Noong Webes ay formal na tinanggap ni Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang hamon ni Duterte na magdebate sila tungkol sa usapin ng West Philippine Sea, kasabay nito ang hamon ng dating maestrado na magbitiw na sa pwesto ang punong ehekutibo. Without hesitation, he asked for it, and yes, I will accept gladly, sabi ng dating maestrado. Pero nitong Biyernes ng hapon ay nag-iba ang ihip ng hangin dahil umatras si Duterte base raw sa payo ng mga gabinete at senador. Handang-handa po sana ang presidente na dumibate, pero kagabi po ay tinanggap po niya ang advice ng ilang miyembro ng gabinete na unang-una wala pong magiging mabuting resulta itong debating ito para sa sambayan ng Pilipino, sabi ni Roque. Nagkaisaan niya ang mga gabinete na sinusugan din nila Senate President Tito Soto III at Senador Coco Pimentel III na walang mabuting magiging resulta ang debate sa sambayan ng Pilipino. Paliwanag pa ng palasyo, hindi pwedeng humarap ang Pangulo sa debate dahil baka may makompromiso siyang mga sensitibong impormasyon na hindi dapat ipaalam sa taong bayan. Isa pa, hindi umano pantay ang antas ni Carpio at Duterte, sabi ni Roque. Bakit papayag sa debate? Nakaupong presidente naman si Presidente Duterte at si Antonio Carpio, bagamat siya ay dating maestrado, ay ordinaryong abogado na ngayon, parang hindi naman po tabla, ani ni Roque. Pero maaari pa rin namang matuloy ang inaabagang debate dahil tinatalaga ng Pangulo si Roque na harapin si Carpio para sa kanya. Ang pagdedebatehan po malinaw. Unang-una, sino ang responsable sa pagkawala ng teritoryo ng Pilipinas? Si Presidente Duterte ba o ang ibang administrasyon? Pangalawa, tama ba ang sinasabi ni Antonio Carpio na binaliwala ng Presidente ang panalo ng Hagi Tribunal? Retired Justice Antonio Carpio, it would be a pleasure to debate against you. I will see you at the designated time and place, ani ni Roque. Samantala, hindi naman makikipagdebate si Retired Supreme Court Justice Antonio Carpio kay Presidential Spokesperson Harry Roque sa mga isyung inilatag ng palasyo kaugnay sa West Philippine Sea. Sa isang payag, sinabi ni Carpio na nais ng Malacanang na pagdebatehan ang issue sa kung sinong administrasyon ang responsable sa pagkawala ng Scarborough Shoal at Mischief Reef sa Pilipinas. Ayon kay Carpio, walang saysay na pagdebatehan ang ukol sa Scarborough Shoal at Mischief Reef. Paliwanag ng dating justice, walang factual basis na nakuha ng China ang Scarborough Shoal sa ilalim ng Aquino administration. Wala rin anyang factual dispute na naagaw din ng China ang Mischief Reef mula sa Pilipinas noong Ramos government. Inihayag pa ni Carpio na wala rin legal o factual dispute na napasakamay ng China ang mga nabanggit na teritoryo na paglabag sa international law. Samantala, maaari umanong maharap sa impeachment case si Duterte dahil sa tila pagpapabaya sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay dating bayan muna representatives Nelly Colmenares, impeachable offense ang ginawa ng Pangulo na tila hinahayaan na makuha ng China ang teritoryo ng Pilipinas. Dahil dito, maaaring kasuhan ang Pangulo ng paglabag sa Constitution at Betrayal of Public Trust. Pero nakadepende pa rin aniya ang kaso sa mamamayan at sa Kamara at sa Senado na hawak sa kaso. Bagamat sa susunod na taon, maaaring aniyang mapalitan ang Pangulo sa eleksyon, sinabi ni Colmenares na may basihan na ngayon para gumawa pa ng aksyon laban sa Pangulo. Giit nito, hindi dapat gamitin ng Pangulo ang utang na loob sa China at ipagpalit ang teritoryo ng Pilipinas at mga yamang dagat na para sa mga Pilipino. Ang grupo ni Colmenares at iba pang militanteng organisasyon ay nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Chinese Embassy sa Makati City. Kinundena nila ang patuloy na pagyurak ng China sa soberanya ng bansa sa pamamagitan ng patuloy na militarisasyon sa kabila ng mayroon ng final ruling hinggil dito ang International Arbitral Tribunal. Samantala, inamo naman ni Carpio si Duterte na aminin ang totoo ukol sa West Philippine Sea. Muli nagkasagutan si Juan Rodrigo Duterte at si Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Miyerkules ng gabi, pinatutsedahan ni Duterte si Carpio at sinisi ito sa umunay pagkawala ng kontrol ng Pilipinas sa kalagatang inaangki ng China. Ani ni Duterte, if you're bright, why did we lose the West Philippine Sea?
Hindi ito pinilampas ni Carpio at sumagot nitong Biyernes. Pinaalala niya na kahit member siya ng Hudikatura noong panahon ni dating Pangulong Ninoy Aquino, inimok niya ang administrasyon na ipaglaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea na nauwi sa pagkapanalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal noong 2016. Pero paalala ni Carpio, hindi nga ba si Duterte ang nagsantabi sa naturang tagumpay kapalit ng 22 bilyon na pangakong utang at ayuda ng China? Pero hanggang ngayon, wala pang 5% nito ang natutuloy. Dagdag pa ni Carpio, si Duterte ang nagsabing hindi na magpapatrolya ang Navy sa West Philippine Sea at siya rin ang nakipagkasundo kay Chinese President Xi Jinping na payagan ang Chinese fishermen na mangisda sa karagatan ng Pilipinas. Binanggit din ni Carpio ang pag-amin ng Pangulo na inutil siya sa pagtatanggol sa West Philippine Sea at ang makailang beses na pagsabi ng Pangulo na hawak na ito ng China, bagay na tinututulan ni Carpio dahil maliit na porsyento lamang umano ng West Philippine Sea ang inukupa ng Chino. Samantala, tinawag naman na national tragedy na dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang payag ni Pangulong Rodrigo Duterte na isang piraso ng papel na itatapon niya sa basurahan ang 2016 arbitral ruling ng International Tribunal na pumabor sa Pilipinas. Giit ni Del Rosario, ang naturang desisyon ng International Tribunal na pabor sa Pilipinas kaugnay sa kasong isinampa laban sa pangaagaw ng China sa teritoryo ng West Philippine Sea ay valid and binding at dapat na ipatupad. Sinabi pa ni Del Rosario na nakasaad sa 1987 Constitution na trabaho ni Duterte bilang Pangulo ng Bansa na ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ipatupad ang arbitral award laban sa China. With due respect, this is not a blaming game among Filipinos, but a constitutional mandate to be acted upon against a foreign aggressor for the benefit of our country and Filipino people. Patuloy ni Del Rosario. Binitawan ni Duterte ang payag na basura ang arbitration ruling sa kanyang televised address nitong Miyerkules ng gabi. Kasabay nito ang pagsisi ni Duterte kay Del Rosario at dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kaya nawala umano sa Pilipinas ang kontrol ng Scarborough Show. Sinabi pa ni Duterte na pag-aaksaya lamang ng oras kung magtutungo siya sa United Nations para igit ang panalo ng Pilipinas at makakasama ito sa magagandang ugnayan sa China. Akala ko ba Pilipino ka? Alam mo ba ang utang na loob? Do you know the dimensions of utang na loob? Yung utang na loob, iba yung away. Ito, para tayo ng diyan na neighbor nila na naghirap, tinutulungan tayo. So, sinabi ko, salamat. May utang na loob tayo. Paliwanag ni Duterte. Sina Carpio at Del Rosario ay kabilang sa mga opisyal ng Pilipinas na nanguna sa pagsasamba ng kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa Dahagu dahil sa pangyayimasok sa teritoryo ng bansa. Nanalo ang Pilipinas sa naturang kaso noong 2016 at lumabas ang desisyon ilang buwan matapos mahalal na Pangulo si Duterte. Hindi kinilala ng China ang desisyon at iginit ang kanilang pag-angkin sa halos buong South China Sea, kasama na ang West Philippine Sea base sa paniniwalaan nilang kasaysayan at tradisyon. Sa naturang televised address ni Duterte nitong Miyerkules, tinawag ng Pangulo na kapirasong papel at kaniyang ibabasura ang naturang desisyon ng International Court na nagpanalo sa Pilipinas. Sa kabilang banda, muling iginit ng Pangulo na kaibigang bansa ang China. For more Rodrigo Duterte and Antonio Carpio updates, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the bell icon upang updated ka sa mga ganap.